Ang pamilya ang pinakamahalaga para sa isang tao, ngunit ano ang gagawin mo kung paglaki mo ay wala kang pamilyang kinagisnan? Ngayon pakinggan natin ang isang kwento na tiyak ay kapupulutan mo ng inspirasyon at aral sa buhay. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka na lagi sa ating mga video. Maraming salamat! Si Paolo ay lumaki sa isang bahay ampunan, noong magkaisip na siya ay naroon na siya at hindi niya kilala ang kanyang mga magulang. Noong tumuntong na siya sa tamang edad ay lumabas na siya doon at simula noon ay sa kalsada na siya tumira. Nakilala niya doon ang isang babaeng may-ari ng isang restaurant na si Monica. Si Monica ay madalas niyang makitang nagbibigay ng mga pagkain sa mga taong kagaya niyang mga walang bahay o mga pulubi. Sa unang pagkakita ni Paolo sa kanya, ay parang na-inlove na siya dito dahil napakaganda niya at napakabait pa. Ngunit alam niyang malabong magkagusto din sa kanya si Monica dahil napakalayo ng agwat ng kanilang estado ng pamumuhay. Isang araw habang nagbibigay si Monica ng pagkain sa isang matandang pulubi ay kinausap niya ito. "Magandang araw po ma'am, baka po pwede niyo akong bigyan ng trabaho, kahit anong trabaho po tatanggapin ko. Ayaw ko po kasing manghingi na lang ng pagkain habang buhay." Nag-isip si Monica at tinignan si Paolo, naisip niyang kailangan niya ng isang tagalinis at tagabantay sa gabi. "Kailangan ko ng isang tagalinis, ano ayos lang ba iyon sa iyo? At kung wala kang bahay na matitirahan, ay pwede ka doon sa isang bodega sa likod ng restaurant, kasya ka doon at huwag kang mag-alala, libre na iyon sa iyo." Labis ang tuwa ni Paolo nang tanggapin siya ni Monica, at nangakong pagbubutihin ang kanyang pagtatrabaho. Pangarap ni Paolo ang makatira sa isang simpleng bahay, kaya nag-ipon siya, ngunit alam niyang kulang pa rin ang kanyang pera para makakuha ng isang apartment. Mabait si Monica at simpleng babae, hindi din siya suplada at istrikta. Naging ugali na ni Monica ang tumulong sa mga taong nagugutom sa labas ng kanyang restaurant, kaya naman madami ang humahanga sa kanya. Walang asawa si Monica at ang kanyang negosyo ay minana pa niya sa kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Nakikipag-usap din siya sa kanyang empleyado at tinatanong kung may problema ba sila sa pera at sinabing huwag mahiyang magsabi sa kanya kung kailangan ng pera. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi na malaya ni Paolo na halos 5 taon na siya sa restaurant ni Monica. May sapat na din siyang naipon, ngunit mas pinili niyang manatiling tumira sa bodega ng restaurant para mabantayan na din ang lugar laban sa mga magnanakaw sa gabi. Isang araw habang nagpapahinga si Paolo, ay kinausap siya ni Monica. "Paolo, di ba nanggaling ka sa isang bahay ampunan, hindi mo ba kilala ang mga magulang mo? Wala ka bang balak na hanapin sila?" "Noong magkaisip na po ako ay nakatira na ako sa bahay ampunan. Hindi ko sila kilala at nakita. Pero noong lumabas na ako doon ay nakiusap ako na ibigay sa akin ang pangalan at address ng taong nagpaampon sa akin. Pero hindi ko naman mapuntahan dahil hindi ko alam kung saan ang lugar na yon." Naawa si Monica kay Paolo at gusto niya itong tulungan. Tinignan ni Monica ang papel na ibinigay kay Paolo, at nang makita niya ito ay sinabi niyang alam niya ang lugar na iyon at pwede niya siyang tulungan na makapunta doon. Isang araw ay sinamahan ni Monica si Paolo para puntahan na ang ibinigay sa kanyang address sa bahay ampunan. May kalayuan iyon at ilang oras ding nagmaneho ng sasakyan si Monica. Pagdating sa lugar na iyon ay kumatok si Paolo, at pinagbuksan naman siya ng pintuan ng isang matandang babae. Nang nagpakilala siya ay agad na nagbago ang itsura ng matandang babae, at agad na sinarado ang pintuan ng bahay, at sinabihan siyang umalis na at hindi siya nito kilala. Muling nagbukas ng pintuan ang matandang babae, at binigyan siya ng isang sobre na punong-puno ng pera, at sinabing huwag nang babalik at huwag na silang istorbohin pa. Nakita lahat iyon ni Monica at naawa siya kay Paolo.
Pagkatapos noon ay niyaya niya ito na kumain muna sila dahil malayo ang kanilang naging bahay. Masama ang loob ni Paolo dahil inakala niyang magkakaroon na siya ng pamilya ng araw na yon at makikilala na niya ang kanyang mga magulang. Sa labis na sama ng loob ay ibinigay na lang niya ang sobre na may laman na maraming pera sa waitress na nag-asikaso sa kanila. Natuwa naman ang waitress dahil napakadaming pera niyon. Sinabi ni Paolo kay Monica na hindi niya kailangan ang perang iyon at pamilya ang hinahanap niya. Pagkalabas ng restaurant ay nilapitan si Paolo ng isang batang pulubi at humingi sa kanya ng pagkain at sinabing kahapon pa siya hindi kumakain. Naawa si Paolo sa batang babae at dinala niya sa loob ng restaurant at umorder siya ng pagkain. Kinausap niya ang bata at nalaman niyang Marie ang pangalan nito at sinabi niyang wala na siyang mga magulang. Si Monica naman ay natuwa dahil tinulungan ni Paolo si Marie at pinakain niya. Sinabi ni Marie na gusto niya nang sumama kay Paolo at ampunin na lang siya nito. Nagulat naman si Paolo sa sinabi ng bata at sinabing hindi iyon ganoon kadaling gawin. Minabuti nila Monica at Paolo na dalhin muna sa isang police station si Marie para alamin ang katotohanan. Pagdating doon ay tinignan ng isang police officer kung may nawawalang bata sa lugar na iyon, ngunit wala naman siyang nakita sa kanilang record. Sinabi din ng police na hindi basta-basta pwedeng sumama si Marie kila Paolo dahil pwede siyang makasuhan. Tumawag ang police sa isang social welfare at pinakuha si Marie. Umiyak si Marie at nagmakaawa na huwag siyang ilayo kay Paolo. Maawa na po kayo sa akin, gusto ko pong sumama sa kanya. Araw-araw po akong nasa kalsada, pero siya lang ang nagpakain sa akin. Gusto ko po siyang maging tatay. Naiyak naman si Paolo at gusto niyang tulungan si Marie. Nangako sila Paolo at Monica na babalikan si Marie para kunin siya at aasikasuhin ang lahat ng mga kailangan para maging legal ang pag-aampon sa kanya. Pagkabalik nila ay dumiretso sila sa bahay ni Monica at doon ay nag-usap. Sinabi ni Paolo na desidido siyang ampunin si Marie, ngunit ipinaliwanag ni Monica na hindi iyon ganoon kadaling gawin. Sinabi pa ni Monica na kailangan ay may bahay at maayos na trabaho si Paolo para payagan siyang mag-ampon ng bata. Paolo, sa susunod na buwan ko pa sana ito sasabihin sa iyo, pero tingin ko ay ngayon na dapat. Matagal ka nang nagtatrabaho sa akin at gagawin na kitang assistant manager. Alam kong kaya mo iyan, nandito naman ako para turuan ka. Simula ngayon ay mataas na ang sweldo mo at makakapag-ipon ka na agad para makuha mo si Marie. Nabigla naman si Paolo at sa labis na tuwa ay niyakap niya si Monica. Nagulat naman si Monica nang bigla siyang yakapin ni Paolo at nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Matagal na siyang walang boyfriend at natuwa naman siya nang biglang pumasok sa kanyang isip na maging boyfriend si Paolo, ngunit hindi naman pwedeng siya ang unang magsabi ng ganoong bagay kay Paolo, kaya hinayaan na lang niya ang bagay na iyon at naisip niyang hindi siya gusto nito. Sinimulan ni Paolo na asikasuhin ang lahat ng kanyang mga kailangan para payagan na siyang mag-ampon kay Marie at tinulungan naman siya ni Monica. At nang makumpleto na niya ang lahat ng papel na kailangan ay binalikan nila si Marie sa bahay ampunan. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na pag-uusap at pagpirma sa lahat ng mga dokumento ay kasama na nilang lumabas ng bahay ampunan na iyon si Marie. Maraming salamat po Tatay Paolo, dahil binalikan mo ako dito, akala ko po kinalimutan mo na ako. Siya po ba ang asawa niyo, ang ganda naman po ng magiging nanay ko. Nagkatinginan sila Paolo at Monica at sabay na natawa at sinabi kay Marie na hindi sila mag-asawa. Ngunit sinabi ni Marie na bagay silang dalawa at lalo siyang magiging masaya kung si Monica daw ang kanyang magiging ina. Napatingin naman si Paolo kay Monica at sinabi niya sa kanyang sarili na napakaganda nga talaga ni Monica.
Matagal na silang magkasama ni Monica, ngunit dahil amo niya ito, ay kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niyang ligawan ito. Muli silang dumiretso sa bahay ni Monica, at doon ay nakatulog na si Marie dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Nag-usap naman sila Monica at Paolo, nagpasalamat si Paolo sa mga naitulong niya sa kanya, lalo na kay Marie. Ma'am Monica, maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin mula nang tanggapin mo ako sa restaurant mo kahit napulubi lang ako, at itong pagtulong mo para maampon ko si Marie. Huwag mong isipin yon Paolo, maliit lang na bagay yon. Diba hinahanap mo ay isang pamilya, sa tingin ko naman ay nahanap mo na ang totoo mong pamilya, at kami iyon ni Marie. Paolo, alam kong hindi ito magandang gawin ng isang babae, pero ayaw kong sa iba ka patumingin. Paolo, mahal na kita. Sa araw-araw na nakikita at nakakasama kita, ay natutunan na kitang mahalin. At simula ngayon ay huwag mo na akong tatawaging Ma'am Monica kung ayaw mong magalit ako sa iyo. Natawa naman si Paolo at niyakap si Monica. Niligawan ni Paolo si Monica at pagkatapos ng isang taon nilang relasyon ay nagpakasal silang dalawa at nagkaroon pa ng ilang anak. Si Marie naman ay tuwang-tuwa dahil nagkaroon na siya ng sariling pamilya at kapatid. Si Paolo ay masaya na din dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng matatawag niyang pamilya. Ang pagsasama nilang dalawa bilang mag-asawa ay naging masaya at naging matibay at nangako sila sa isa't isa na kailanman ay hinding-hindi maghiwalay. Ang tunay na pamilya ay hindi mo lang matatagpuan sa loob ng tahanan. Minsan sila ang mga taong bigla na lang darating sa atin na magbibigay ng kulay sa ating buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat!